is our first time to meet, diba? Sa inyong pala sa... Eh, tama, diba? Yung... Sa... Yung tandem niya ni Kelvin. So, how was it? Itong... Please tell us something about this single niya dito. At first po, yung ginagawa ko siya. So, medyo na-pressure ako kasi first time ko mag-record. Parang challenge for me. Pero nung nagawa ko na, parang sobrang nag-enjoy ako kasi I really love music po. And dream ko lang kung to be for. Hindi ko talaga in-expect na bibigyan ako ng chance sa music industry. Kasi before po, wala akong tiwala sa process ko. As in, yung mga malalapit lang sa akin na tao, nagsasabi na, oh, may naman yung process ka, but I will try ganito, I will sumano sa ganito. Tapos sobrang negative ko before, lagi ko iniisip kasi lagi may mas magaling sa akin. In-embrace ko na din siya and ayun, na-realize ko na, I really love doing it, why not? Apart from that ba, nag-voice lesson ka rin? Mas, actually, wala po akong proper voice lesson. Wala ba yan, ha? Actually, nagkaroon po, pero mga 9 years old ako ng 10, so hindi ko na siya natandaan. Kaya, ayun din po yung reason bakit nagda-doubt ko sa rin ko kasi hindi ko alam kung tama ba yung style ko, hindi ko alam tama ba yung ginagawa ko. Because you embrace it, are you planning para mas gusto mo mukhang mas ma-improve and are you going to do yung voice lesson or something? Oh, sobrang kasi yun nga po, sobrang gusto ko talaga yung music kasi passionate ko talaga ako sa pagkanta, pagtutugtog, pagsayaw. Kasi parang iba po yung nabibigay sa akin yung music. Ganun mo sa writing ko, sobrang. Actually, dati pa po nagsusulat talaga ako pero hindi ko siya nalalagyan lang po. Depending on how many compositions na yung mga nagawa. Meron po kasi mga nasulat nung bata ako, pero nawala. So, gumagawa ko po ulit. Pero ngayon, ano naman ako? Kung sakali bang nagawa ka and may call na, sino yung gusto mong kumanta ng song? Even if it's not a part of it. Actually, favorite singer ko po sa, si Julian. Sobrang hands down. Gaganda ng mga songs niya. Ang ganda niya, ang galing ng boses niya talaga. Bata pa lang ako, pinapakinggan ko talaga yung mga songs niya. Kasi wala, ang galing niya. And sobrang, kung magkaroon ako ng chance na makaulap niya, sobrang pleasure ko yun for me. Last na lang, please tell us something, paano ka nakarelate dito sa song mo, yung dito? Nakarelate actually, hindi ako. Parang nahihirapan ako mag, like, humugot dun sa song. Kasi, parang wala akong situation talaga. Exact situation na parang gano'n yung nangyari. Pero before, parang nangyari naman yun, kaya lang end up nung sa akin, masaya. Pero parang doon ko na lang nilagay yung sarili ko, doon sa situation ng una na parang nagkakagusto ako dun sa guy. And then, parang gano'n na parang may kinikwento siya sa akin na iba. Pero in the end kasi nagkagusto din siya sa akin. So, ibang story. Pero doon na lang, yun lang yung inisip ko. Pero ano ba yung story ng, dito? I mean, para alam mo na. Basically, story ko nito yung girl. Parang nai-inlove na siya doon sa guy. And then suddenly yung guy nagkwento about another girl na gusto niya. Parang na friend zone yung babae. Ang sad. Okay, thank you. Masakit siya. Congratulations. Thank you po. Angel. Meron na bang music video yung ano mo, yung song mo? Wala pa po, pero gagawin na po. Pero if ever, sinong gusto nung i-casting din sa video? Hindi ko po kasi alam din ang plano ng Jimmy Music according to that eh. Pero may place naman na napag-shootingan nung MV. Pero hindi ko pa po rin alam yung ako. So hindi ko po alam kung may kasama pa ako or ako lang. Wala pa po rin And in terms of writing a song, saan ka mas nakakagawa ng song? Kung inspired ka ba? Mas malungkot? Or... Actually, depende. Meron po talagang days na parang bumubuhos lang talaga yung emotions na ang dali-dali. Pero may days na parang sobrang numb. Parang sobrang dull na hindi mo... Ang hirap. So yun, hindi ko po alam. Depends din talaga. Can you tell us more about
Chicharon. Chicharon. Whatever naman kung may ano sa akin, opportunity para mag-do. So, go naman po.
saan mong galing yung walang kumpiyansa sa chorus? Kasi nga po, parang hindi ko talaga tinatakusin yung career. Wala po, kasi kanta-kanta lang po natin sa bahay, sa guitar, sa church, yun lang. So parang hindi ko talaga alam na may talent pa sa singing. Hindi ko talaga ako aware. Kaya yun, parang yung mga tao lang sa paligid kayo nagsasabi na, congrats. Thank you. Sasabihin ko.